Magandang umaga po mga kahok, mga kaibigan, mga sir, mga boss. Bali, gagawa po ako ng video ngayon para sa mga kapwa natin na gusto maging skilled operator, maging crane operator. Ayan, na mga wala pang skilled. Ayan. Sana may makuha kayo sa video na to dahil first time ko lang ako gumawa ng mga gantong video. Hindi pa ako ganun kagaling magsalita, napaka awkward. Bali, tuturo ko paano gumamit ng crane. Bali, pinaka basic niya po, ang pinaka mahalaga, huwag ka basta-basta sasampa sa crane nang wala kang kakilala. Yan, mabubugbog ka ng operator. Ang pinaka mahalaga dito syempre, maghanap ka muna ng kakilala na may magga-guide sa'yo. Pag personal ka, magpaalam na kung pwede ka bang turuan gumamit ng crane. Yan. Hingi ka ng advice. Ayan, tanong-tanong. Ngayon kung sakali may naging kaibigan ka na, mas madali nang mas malaking advantage na matuto ka. Bali, itong video na to ay magiging guide lang. Daan lang to para dagdag kaalaman. Bali, dadaan tayo sa basic. Ito ang tawag dito, susian. Susian ko muna para pwede ko isara yung cabin. At magamit ko yung aircon. Pasara ko muna to. Yan. Bali, ang pinaka basic na tuturo ko mo sa inyo, yung mga sable. Ito, dito sa, pagdating sa crane, iba-iba sila ng function. Merong nagkakapalit-palit sila ng pwesto, kakapayin nyo na lang yan pag kayo'y marunong na. Bali, ito sa akin, itong gamit nitong santo. Tignan nyo na lang yung drawing, medyo malabo na rin. Di siyado maninag. Yan. Ibig sabihin yan, boom up, boom down. Pagpapunta dito sa akin, boom up yan. Hindi ko pa ginagalaw kasi patay pang PTO. Ibig sabihin yan, boom up. Ang senyasan yan is paganyan. Pag sininan niya sa ngalang rigger ng paganyan, hindi yan okay ha, hindi yan taas. Ibig sabihin yan, boom up. Raise your hand, boom up. Paganyan. Ibig sabihin, papunta sa'yo. Tataas yung boom. Papunta sa akin. Ito naman, boom down. Ang senyas naman niya is paganyan. Down, kumbaga bagsak. Hindi yan bagsak ha, parang bagsak lang. Pero boom down ang senyasan niya. Tandaan, boom up, boom down. Boom up, papunta sa akin, boom down. Ito naman, auxiliary hook or single hook. Ayun yung maliit na kalok. Ayun yung maliit. Pag tinaas ko to, pataas din siya. Papunta sa akin, tataas siya. Pag tinula ko, pababa. Kasi pababa rin siya. Taas, baba. Ang senyasa naman yan is ganyan ito. Pag umikot siya ng ganyan, ibig sabihin is low. Sa pagkakaintindi na po yun, pag binilisan mo ng ganyan, ibig sabihin, hataw na yun. Hataw taas yun, bibiray mo ng ganyan, taas, baba. Ito naman, main hook. Main, taas, baba, sa main. Yan. Mas madali matuto niyan pag may nagtuturo na sa inyo. Ito naman, swing. Kaliwa or kaliwa kanan, depende sa crane na mahawakan niyo. Sa akin to, pag tinulak mo, kaliwa. Pag binaba mo, kanan. Sa iba naman, baliktad. Pag tinulak mo, kanan. Pag binaba, kaliwa. Ito, fly jib. Medyo hindi natin gagamitin ito kasi wala naman akong fly jib. Ang fly jib, yung nakakabit dito sa gilid. Yan. Yung maabanan sa gilid yan, sa kaliwa. Ito, extend or retract. Pag binaba ko, mag-extend siya. Ibig sabihin nung extend boom, boom extend pala. Ahaba yung boom na yan. Pag niretract ko, tinaas ko to, retract, papasok siya. Pumapasok yan. Second section, third section, tsaka na natin nilalaman yung susunod na video, tsaka nyo malalaman ano ibig sabihin yung second, third, tsaka third section na yan. Ito, tawag dito PTO. Nakabukas siya, patayin ko muna. Power turn on. Power turn on, power turn off. Ayan, power turn off, power turn. Ibig sabihin yung power nung crane lilipat na sa operational. Ang kapartner ng PTO dalawa. Ito isa PTO, tsaka itong isang lever.
Ibaba mo yan. Pag sila, pag binaba mo yan, gagana na ang PTO. Yan, bali yung pinaka-setup ko kasi dahil limitado lang yung position ko rito. Kulang yung mga trigger ko. Pero pwede ako mag-operate. Paalala, mas advisable yung sa mga baguhan, lagi kayo dapat magpo-pull extend ang outrigger kung bago ka pa lang. Pero pag sanay ka na mag-operate, yan, dyan na mapasok yung discarte na kung paano mo pagaganain ang outrigger mo. Ang pinakamahalaga rin sa pagiging crane operator, hindi lang basta-basta lifting. Itong binabayaran sa crane, itong dadaan natin ha. Sa next video ko lang siguro papakita yung kung may oras pa ako, tsaka na yung setup ng outrigger, kung paano magle-level ng outrigger. Bali sa video nito, may tinatawag na habol. Ito pababa ko muna para mas makikita nyo. Ibaba ko ang auxiliary. Yeah. Baba. Taas. Ito ang binabayaran sa pagiging crane operator. Wow. May tinatawag na habol. Pag tinula kong ganyan, bawal yung ganyang umiindayog na yan. Bilang operator, dapat kaya mong patigilin yan. Paano papatigilin yung hook na yan na hindi siya umiindayog? May tinatawag tayo dyan na habol or sasabayan mo siya. Sabay or habol. Pagkaliwa siya, paunahin mo lang siya ng konti, tapos susundan mo. Ito kaliwa, ganyan. Pansin niyo gumagalawa. Pag ito naman, kanan. Ngayon susundan mo lang. Tignan natin yung pantay ng buma. Pagpakaliwa, paunahin mo lang siya, sundan mo kagad. Oh, medyo naiwan ako, wala akong kailangan kasi may accelerator sa pae. Apakan ang accelerator, mas mabilis kumagat. Yan. Paindayugin ko ulit. Bibirahin ko mo itong main hook. Main hook ang bumibirahin. Tataas ko itong main hook. Yan. Oh, balik tayo sa kanina. Paano patitigilin itong indayog na yan? Pag gumampas sa kaliwa, sundan mo kagad hanggang magpantay sila. Oh, daan ulit. Tumigil siya. Sundan mo ulit. Ganyan magpatay ng indayog. Medyo sa una mahirap yan. Una, gapang-gapang ka muna. Ganyan-ganyan. Habang tumatakbo ka, magbawas ka ng swing. Pag nagbawas ka, kailangan sabay. Sabay itong dulo ng boom dito sa baba tsaka hulog niya. Lagi silang sabay. Pag nauna naman siya, habulin mo. Di huminto ako. Habulin mo agad hanggang magsabay sila. May konti pang indayog, kumanan. Habulin-kulin ng konting kanan. Ganyan, perfect. Sa boom up, boom down, ganun din. Pag nag-boom up ka at huminto, ahabulin mo rin siya. Ganun lang ang binabayaran sa ano. Yung mas magandang mag-practice ng ganyan swing pag ikay may kakilala na na operator. Ano pa ba? Sa outrigger, bali yun lang muna. Pakita ko sa inyo. Swing lang. Pinto. Mindayog, habulin ko ngayon. Hinto. Habol ulit konti. Hinto. Pakaliwa. Nauna ako. Nagbawas ako. Habol ulit. Hinto. Kasi hindi mo alam kailan hihingi ng hinto yung ano eh, yung rigger eh. Kailangan daan-daan ka lagi mag-swing. Pag sinabi niyang tambay. Pag sinabing tambay, huwag ka rin kagad hihinto. Kahit paano, meron kang clearance na kasi pag bigla mong hininto, iindayog tong kalu natin. Yun ang pinaka-basic na pagdating sa pag-aaral ng crane operator. Pero syempre, mas maganda yung may magtuturo talaga sa'yo ng actual. Yan. Huwag kang mangangas na sasampa ka mag-isa, i-start mong crane. Mahirap po yun. Marami na didisgrasya sa ganun. At kung sakaling matuto ka na, maging humble pa rin po tayo. Gagawin mo, lagi ka magpanggap na walang alam. Kahit na alam mo na nakagamit ka ng ganun, mas maganda yung gamitin mo na hindi mo alam, para just in case
may makatagpo kang operator na maluwag naman, tuturo sa'yo lahat. Kasi na pag sinabi mong alam mo yan, alam mo yan, ang mangyari, di ka na natuturoan. Kasi alam mo na pala eh. E kung sinabi mo na, hindi pa ako nakahawak ng ganyan, paturo naman. Tuturoan ka na lang ngayon. Although may experience ka na, mas advantage yung mas may malalaman ka pa. Diba? Ganun po yun. Ito nga pala, balik tayo dito sa boom up. Ito, tinatawag na kombinasyon boom up. Siyempre, pag binoom up ko yan, pupunta sa akin yung tumataas yung boom ko. Pero yung load ko, tumataas din. Kaya may tinatawag na two-way naman, two-way. Sabay sila. Habang nagbo-boom up ka, gagamitin mo naman ng area or hoist down. Ang senyas niyan, boom up, pag nag-close opening ka, hoist down. Opposite sila. Pag nag-boom down ka naman, pag nag-close up ka, close open ka, close open, close open. Ibig sabihin yan, boom down, hoist up. Habang nagbo-boom down, tumataas naman yung hook. Hindi masyadong kita sa ano, medyo slow moving kasi, tumataas ang hook. Para na-maintain yung level niya. Yan lang po muna sa, ano to, sa susunod na video, papakita ko kung paano mag-level. Maraming salamat po. Sana nakatulong kahit paano. Huwag kalimutan bago mag-operate, magdasal.